At yun mga ka-tapes, ito po yung aking 26 days na chicken broiler. At yan, apat na araw na lang, makakapag-harvest na tayo. Yan mga ka-tapes. Yun po mga ka-tapes, kawayan naman po. Yan, makikita nyo po yung laktang niya. Yun po, no, pag wala pong kawayan sa gitna. Yan yun, lindo. At yun mga ka-tapes, at magandang araw naman po sa ating lahat. At ngayon naman po, ang topic naman po natin ay kung ano nga mas maganda nga sa hig sa ating mga kulungan para po sa ating mga chicken broiler. At yun, pag-usapan po natin yan mga ka-tapes. Yun mga ka-tips, at magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan, at ngayon po ay Huwebes mga ka-tips. At maganda po ang panahon ngayon, sumikat na ang araw. At ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit mga ka-tips. At sana supportahan niyo pa rin po ako. At natagalan po ako dahil nag-asikaso po kasi ako ng NC tuko po para po sa electrical. Ayan. At dahil malapit na po ako sa mag-OJT, kaya kumuha po kami ng NC2 para mas maganda po yung makuhanan po namin na kumpanya. At yun, sana matanggap na rin para dire-diretso na rin po pagka-graduate, tarabaho na mga ka-tips. At yun po, at ilang araw po kasi kami nag-training, 3 days po ako nag-training at umuulan din, kaya hindi po ako makapag-gawa ng video mga ka-tips. Yan, kapon po kasi yon nag-exam na po kami at nakapasa naman po mga ka-tips, ayos na ayos po. At ngayon po ay may NC2, ano na po ako, galing po sa TESDA. Yan, at update ko po ngayon kayo mga ka-tips sa aking mga chicken broiler. Ngayon po ay 26 days na po sila. At sa guidelines ko po, dapat po ay 1.3 mahigit na po dapat ang timbang nila. At nung hapot nung ano webe mga tips, nagtimbang po ako ngayon nasa 1.2. yan, at yan, papasilip ko po sa inyo mga ka-tips. Yan, at tara yan. At maganda ang panahon mga ka-tips. At kagabi na wala na ilaw. Yan, sa oras last kasi ng ulan. Yan, nagising ako, wala nang wala na silang tubig. Yan, malalaki naman dito mga ka-tips. Tapos nandito yung mga maliliit. Yan, nandito naman sila. Ay, wala ng tubig. Yan, tubig. At papakita ko po muna sa inyo na malapit ang mga ka-tips para makita. At yun mga ka-tips, ito po yung aking 26 days na chicken broiler. At yan, apat na araw na lang makapag-harvest na tayo. Yan mga ka-tips. At nga po, medyo nangangamba lang ako dahil medyo muwagal lang kanilang paglaki mga ka-tips, dahil po sa sunod-sunod na pag-ulan. Yan, na ano po sila, hindi po sila masyadong nakakatuka. Yan, nakakainom dahil nialamig mga ka-tips. Yan, at naghahanap po ako ng gamot na panlaban naman po sa lamig nila mga ka-tips. Kung sa tag-init ay may panlaban po tayo na electrolytes. Sa tagdamig naman po ay meron din po. Yun po yung hinahanap ko mga ka-tips. Yan, medyo mahirap kasi hanapin yun kasi wala pong sachet, no, na nabibili mga ka-tips. Yan, at siguro mga tingin ko rito mga ka-tips, yung iba po ay nasa 1.4 na at 1.5, yung iba ay saktong 1.3, yung iba ay 1.2. Hindi po talaga pare-pares ang kanilang paglaki mga ka-tips. Habang nababawasan naman po yan sila mga ka-tips, ay lalo po silang nalaki mga ka-tips. Kaya yan po ang resulta ng aking mga alaga ngayon mga ka-tips. Sa kabila naman po mga ka-tips, ito po yung iba. Yan, yung mga maliliit po, yung mga nagkasakit po, yan po rin yan, ay maliit na ho. Pero may chance pa rin po yung lumaki. At meron po tayong isang itim na medyo maliit po ito. Medyo siguro po alagaan ko na lang po yan mga ka-tips. Yan, ito po yung isang maliit. Yan po. Okay po, balik po tayo sa ating topic. Ayun mga ka-tips, napakita ko po sa inyo yung aking mga chicken broiler mga ka-tips. At yan, at medyo di po ako masyadong di po ako comfortable sa kanilang timbang mga ka-tips, dahil po yan sa pag-uulan. Kaya sabi ko nga, dalawa lang po ang paghihinalaan natin kung ang bagay po na lumaki. Unang-una po ay sa panahon at sa feeds po. Yan, kasi nahalita ko rin po sa ibang nag-aalaga ay ganoon din po, bababa rin po ang timbang ng kanilang mga alaga. At dahil nga din po sa pagmahal ng feeds, baka po sila yung nagkukulang sa kanilang ingredients, kaya po ganoon binabawasan po nila ng sukat. Yan, kaya siguro po ganito po ang resulta ng ating mga chicken broiler. Yan, at pag-usapan po natin yung ating topic mga ka-tips, kung ano po ba mas magandang sa hig sa ating mga kulungan para po sa ating mga chicken broiler. Yan, ang gamit ko po kasi mga ka-tips ay naobserbahan ko po dito po ay screen, dito po sa maliit na to, at sa kabila naman po
Aya Kawayan. Ano po? Doon po muna tayo sa kagandahan, mga ka-tips. Yan. Pag sa Kawayan naman po kasi, mga ka-tips, ano po? Dalawang diskarte po ang inyong gagawin. Tulad po niyan, mga ka-tips, ang Kawayan lang po. Talagang nahihirapan po ako sa Kawayan, mga ka-tips, lalo na pag maliliit pa sila. Ay, nalusot po yung paa nila. Ano po? At yun po yung nagkukas ng pagkabili po nila. Yan. Minsan ay pagkapasa ng kanilang pakpak, minsan po pakpak po ang pumapasok sa butas. Kaya po pag hindi po natin naagapan, nakita, kaya pwede po silang mamatay. Yan, may stroke. Yan, ganun po. At dito naman po, gamit ko po dito ice cream. Sa ice cream naman po, ayan, maganda rin po mga ka-tips po. Kaso nga lang po, ay nalundo sila mga ka-tips. Yan. Nga lang po, no, mga ka-tips, pag po kayo ay gagamit ng Kawayan, alam naman po natin sa Kawayan ay mura, lalo na malapit po kayo sa mga Kawayanan, makakatipid po kayo. Ang diskarte lang po na inyong gagawin kung po kayo ay Kawayan ang inyong gagamitin ay patungan nyo po ng lambat na net po, mga ka-tips, no. May nabibili po kasi nun na net na nylon, patungan nyo po nun para hindi po pumasok yung kanilang mga kaa. Yan, ganun po ang kagandahan pag magkakawayan po kayo. Pag naman po screen, ay kailangan din po ng kawayan pa rin po mga ka-tips para po pangsalo sa ilalim, para naman po hindi sila lumundo. Tulad po nito mga ka-tips, dahil lang po yung akin nilagay. Pero po nalulundo sila. Ay po, higit na higit po yan, pero nalulundo. Habang tumatagal po kasi nalulundo. Ganun po yung kaibahan kapag screen. Yan, yun nga, pag-usapan natin kung ano nga po mas maganda. Para po sa akin mga ka-tips, ano po, mas okay po sa akin yung Kawayan. Bakit po? Unang-una, sa Kawayan po kasi mas makakatipid kayo. At yun din po yung ginagamit ng malalaking company, ano po, ng chicken broiler. Yun po sa pinupuntahan ko po ay darawang palapag po na malaki yan. Ang gamit po nila ay Kawayan. Ang Kawayan po na maganda ay bibilin nyo ay yung tinatawag na magandang Kawayan na tinik. Yun, tawag sa amin na tinikan na Kawayan. Yun po ang maganda. Tapos po, ang discarding gagawin nyo po, pag Kawayan po inyong gagamitin, ay dapat po ay talagang magulang na, para hindi po sila na yupi, no? Kasi po yung nilagay ko po rito ay kumupis na. So, kaya po gumagalaw, kaya po lumalaki po yung butas. Yun po, dapat po talaga kukuha kayo ng magandang Kawayan. At yung iba naman po, gumagamit naman po yung sinasabi ko nga po script na pinahalatagan para nila na yung lambat po pala, lambat. Halatagan po nila lambat para po yan, makaiwas pa rin po sa buslot nila. At bakit nga ba ayoko po ng screen? Ito po, unang-una po, mahal po, no? Isang yarda po yata ay nasa 150. Baka nga po ngayon ay nasa 180 na. Tapos naman po, ano po, sa akin, medyo napapangitan po ako sa screen dahil nalundo sila. Ano po, nalundo talaga. Tapos po ay nahuna, nalutong. Yun po, no, kaibahan. Eh, pag mag-screen po kayo, gagamit din naman po kayo ng Kawayan. Ano po, bakit po? Kailangan po yan may sapin. Kung 4 po ito, 4, kailangan may panapin po kayo dyan kahit limang Kawayan po, na yas-yas, kasi para hindi po lumundo. Hindi gagastos pa rin po kayo ng Kawayan, di ba po? Hindi isang dalahan na ng gastos, Kawayan na ho ang ganyong gamitin. Tapos ang laktang po dapat sa Kawayan ay sa Postpro. Yung Postpro po, ganun lang po ang laktang. Yung sa gilid po ng Postpro po, ganun po ang awang sa bawat Kawayan po. Ayan. Ganun po ang diskarte. Inyo, papakita ko po sa inyo po ng diferensya po ng dalawa, mga tips. Mga ka-tips, oh, ayan po ang diferensya kapag screen po, no, pag wala pong Kawayan sa gitna. Tingnan nyo, lundo. Lundo po yan. Lundo. Lundo. Kahit batak na batak po yan nung nilagay. Lundo po. Di pa po, mali po yung pagkagawa niya. Kailangan pa talaga may Kawayan po sa gitna. Ano po? Doon naman po tayo sa ano ngayon, sa Kawayan po, no, papakita ko po sa inyo. At yun po mga ka-tips, sa Kawayan naman po, ayan, makikita nyo po yung laktang yan, yan, dapat po ganito lang sa Kawayan, para hindi po sila mabuslo, yan, ito po kasi gumalaw mga ka-tips, at gamit ko lang po kasi rito yung ano, yung plastic na cable tie, yun lang po kasi ang gamit ko, kaya medyo madalian lang po, tapos yan,
At yun dito po, nilatagan ko ng screen dahil nun po kasi maliliit pa sila ay nabubuslot po. Ano po? Yan. Pangsamantala lang naman po yan. Yan yan po gagawin nyo mga ka-tips. Yan. Yun. Yan, sana po ay meron po kayong natutunan po sa bago kong topic mga ka-tips. Po mga ka-tips, nakita nyo po yung diferensya ng dalawa po. Yan. At para po sa akin talaga, ayan, mas maganda po ang kawayan mga ka-tips. Yan. At simpo ko na po yan. Talagang tumatagal po ng dalawang taon mga ka-tips. Yan po. At basta po magulang ang inyong bibilin. Huwag po yung mura. Talagang mabilis pong bubukbukin po yung mga ka-tips. Yan. At sana po may bago po kayo natutunan sa aking bagong topic mga ka-tips. At sana supportan nyo pa rin po ako kahit matagal po tayo nakakapag-upload mga ka-tips. At update naman po sa aking pinapainom po ngayon. Pag maga po ay dextrose powder para iwas po sa heat stroke, anti-dehydration po. Sa gabi po, ang painom ko po ay Fitting Pro. Kagandahan naman po na aking mga sisi, mga ka-tips ay wala po siyang simula po nung ginamit po sila sa sipon, talak ay wala naman po naging mortality at naging okay po. Yan. At dahil din po sa painom pong bawang at sili. Yan. At, yun nga po, nga pala yung aking po pinapainom na sili po ay napanood ko po yan matagal na mga tips to 2 years ago yan kay Jimboy vlog po yun dati pa mga tips at natutunan ko rin dito yung mga magkasabong po yun po yung pinapainom po nila na sili sa kanilang panabong na alagang manok po so, yun. At binuksan ko na rin po mga tips yung kanilang tarapal dahil mainit na. Mamaya mag-electric fan po tayo dyan. At sa kabila, medyo ano ko pa, sarado pa. Malamig po nung kasi sa kabila. Dahil yung kabila po kasi nun, mga tips, sapa na. Medyo malamig-lamig. Kailangan na mararamdaman ninyo po, mga tips, no? Pakikiramdaman nyo yung panahon. Alam naman po sa katawan nyo, pag malamig, ganun din po yun sa kanila, mga tips. Kahit po may balahibo sila. Nakakaramdam din po sila ng lamig niyan, mga tips. Alam naman po natin ng broiler po ay maselan ano po, maselan po talaga lalo pag taglamig talaga nga sakit ang kalaban niya mga tips. Buti na lang mga tips lang po dumapo na peste sa ating mga alaga at yun tuloy-tuloy pa rin po tayo at bad news mga tips, nagmura po ang presyo ng chicken broiler ano po, bumaba na rin po sa amin no, sa mga nagko-comment po no, bumaba po ba sa amin ay bumaba po mga tips ang bigayan, bumaba. Kaya wala po tayong magagawa, ganun talaga. Pero ang feeds po sa amin dito, sa Bimeg, ay ang Integra 2 ay 1.8 pa din po. Ito, luge. Eh, nakakaano na po ako, no? Apat na sako. Yan. At isa't kalahati na lang na sako, mga ka-tips. Yan. Para po sa ating mga chicken boil at makakapag-harvest tayo sa isang linggo. Yun, sana. Merong na umabot ng 1.7 at 2 kilo. Para maramdaman na natin yung kita ng alaga natin yung broiler. Yan. At sa wakas din, dire-diretso na ako makapag-vlog mga tips. Dahil yun, tapos ko na nga yung aking training saka yung aking exam. Yan. Makapag-vlog tayo na dire-diretso basta magandang panahon mga tips. Yan. Sana supportahan nyo rin po yung iba kong mga content na dapat naman po sa adventure na rin mga tips. Yun, maraming salamat po ulit sa solid supporter po natin dyan mga tips at huwag po kayong sasawang panoodin na aking mga video at pag may problema po kayo about sa alaga nyo, may sakit po na halak at sipon, bisitahin nyo lang po yung aking video sa baba, marami po tayo dyan panlaban mga tips at yun, dito na po ako magpapaalam at huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at click nyo rin po ang notification bell para lagi po updated sa aking mga video at yun, happy farming po sa ating lahat.